This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Welcome to Usapang Bayan. Ako po si George Chua, kasama ang aking co-host na si Rich Marquez. Pag-uusapan po natin ang mahahalagang pangyayari at issue na kinahaharap ng ating bansa. Makakasama po natin sa gabing ito si Federation of Philippine Industries o FPI Chairman Dr. Jesus Arranza. Welcome to the show, sir. Magandang gabi sa inyo, Rich at saka George. Mm-hmm. Si George naman ay presidente ng FPI yan. Alam nyo, nagagalak tayo na makasama natin ang founder ng Federation of Philippine Industries, si Dr. Jess Arranza. No? Siguro umpisahan natin ang ating programa as the first show for the year. Mm-hmm. Paano ho ba nag-umpisa ang FPI at bakit ba itinatag ang FPI? Ganito yan. 25 years ago, ang Presidente Cory Aquino and the Revolutionary Government nag-issue ng order na binababaan lahat ng tarifa ng lahat ng produkto na pumapasok sa ating bansa. Yan ay bawal. Kahit na naka-recess ang Kongreso, dapat kailangan yan hindi pwedeng across the board lahat. No? Selective item. Yun ang power ng President. So, minabuti naming dalhin sa korte. At nung dadalhin na namin sa korte, ang ginawa, binawi yung order. Siguro in-advise yan siya na hindi ubre yun. So nung binawi ang order, binalik sa Kongreso. Kasi hindi man tinanggal ang Kongreso noon eh. So nung binalik, doon na lang kami naglabanan kung anong mga linya, anong mga items ang pwede. So nung matapos yun, isip namin, kasi at that time, yung PCCI, walang nagawa sapagkat ang PCCI ay halo-halo ang membership. Mayroon silang mga retailers na gustong ibaba ang tarifa, mayroon naman silang mga manufacturers na gustong i-maintain ang tarifa. So, kung nagtakbuhan yan sa amin, wala pa kaming organization noon. Nung nagtakbuhan sila, minabuti namin na ituloy na lang ang organization. Sapagkat kung hindi natin itutuloy at mangyari uli ang pangyayaring na inisyo ng ating Pangulo, ay maghahagilap na naman tayo ng samahan. So kaya binuo namin. Pero ang pagkaiba ngayon, lahat ito ay manufacturers lamang. Kaya ang FPI ay binubuo ng isang sector, walo sa directors ay galing sa industry association. Halimbawa, Steel Manufacturer Association. So maraming kumpanya sa bawat asosasyon. Dito naman sa pitong directors, galing naman sa corporate. San Miguel Corporation, Lusutan Group of Companies, member naman yan. So, mayroon din kaming associate na hindi manufacturers, mga service. Banko. Pinapasok namin as associate member without voting rights. Para nga, walang conflict of interest, anumang tatahaging landas ng aming organisasyon. Siguro, Jess, isama rin natin na pati ang agricultural sector ay kasama rin dito sa atin. Dahil kasi ang agriculture ho ay aside na talagang nagpo-produce ka ng products, marami rin hong manufacturing producers dyan. Kagaya ng sugar manufacturers. At saka at kasama talaga natin, producers.
Kaya nga nandyan ako, coconut oil eh. That's right. So, baka akala ko isipin lang ng mga manonood sa atin na mga industries lamang na yung mga mechanical and things like that. Ang wala lang, hindi lang namin member yung nagpo-produce ng mga illegal. Bawal ho sa atin talaga yun. Okay. Currently, sir, ano-ano po ba yung mga challenges na kinahaharap ng mga members ng FPI? Well, ang isang hindi pa na iwawaksi ng ating grupo ay yung smuggling. Mm-hmm. Yan ang smuggling, parang cancer na yan eh. Kaya hanggat maaari, yan ang top of the line, kumbaga sa labanan, no? Mm-hmm. Top of the line namin yan. At mayroon na kaming ugnayan at customs. Matagal na. Mm-hmm. Nilalabanan talaga namin sapagkat ang smuggling ay hindi lang ninanakaw ang pera ng bansa. Mm-hmm. Bagkus, ang mga kumpanya ay pinaliliit, kinukompetensya ng walang buwis, mm-hmm, at nawawala ng trabaho ang ating mga kapwa Pilipino. Mm-hmm. Maliban po dun sa pakikipag-unayan nyo sa Bureau of Customs, meron pa po ba kayong ibang efforts? Like for example, proposing legislative measures para po sa atin pong mga member ng House of Representatives para po paitingin pa yung mga laws. Taon ng binilang, nag-propose sa kami niyan. Napakakapal. Mm-hmm. Mag-propose sa kami niyan. Pagka kasing ayaw, maraming dahilan. So, walang lumusot. Ika nga. Puro lang modernization. Yun ang mga tipong ganyan eh. But you cannot solve smuggling through modernization. Kailangan talaga doon sa mga pagdokumento, nakahilera na yan. At hindi pwedeng mangloko kung nakadokumento lahat. Yun ang problema natin. Ngunit, ginagampanan naman ng pamahalaan ang pwedeng gampanan. Mm-hmm. Kaya nga sinasama namin para lumakas palalo ang laban sa smuggling. Actually, tungkol dyan sa smuggling na yan, napakabigat talaga ng ating problema. Dahil kasi tuwing magtataas ang gobyerno ng buwis, yes, dun sa mga legitimate manufacturers, lumalaki ang kinikita ng ating smugglers. Mm. Dahil kasi yung legitimate players, yung mga legitimate na nagbabayad ng buwis, napipilitan hong magbayad ng mas malaki. Tapos yung kanilang mga kalaban na nag-i-smuggle ay magiging mas malaki ang kita dahil kasi nga mas nagtumataas yung presyo ng mga bibilihin. Ang kasabihan nga, Rich George, no? Pag ang presyo ng mga commodities, ng mga produkto sa ating bansa ay exceptionally high, brought about by taxes o kung anumang bagay, mas lalong nainganyo ang smuggler na pumasok. Sapagkat pag malayo ang agwat, malaki ang kita. Pero kung ang presyo dito ay halos kadikit, walang papasok, walang taong smuggler na papasok sa lugar na wala masyadong diferensya ang kanyang presyo at presyo ng kinakalaban niya sa domestic. Jess, sa iyong pag-aaral, ano ho ba ang nawawala ng gobyerno natin sa smuggling kada taon? Nung early 2000, mayroon tayong hinambing. Ang record ng customs at record ng export lahat sa ating bansa, no? IMF. Nung kinumpara natin, may gap. Ang naka-record ng custom ay mas mababa ng $13 billion. So, ibig sabihin nun, yung gap na yun, hindi yung pumasok ng legal kasi walang record eh. Mm. So, kung yan ay gawin mong impeso, nasa mga 200 billion pesos ang nawawala sa bawat taon. 200 billion ha. Ngayon, hindi kami nasatisfied yan. Pinag-aral namin, nagbayad kami dyan sa University of Asia and the Pacific, na pag-aralan ang walong industriya lang ha. Wood, fuel, rice, cigarette, lumabas na sa loob ng 5 taon, ang nawala sa ating bansa ay 400 billion pesos sa 5 taon. Ngayon, sasabihin mas maliit sa 200. Hindi. Pag sinama mo ang multiplier effect, nasa 900 billion pesos ang nawala. Kung 900, sabihin natin 200 per year. 200, almost 300 per year. Ang tanong,
Tanong lang naman ito, ang tinatanong, magkano bang inaasahan natin sa pagtaas ng mga taxes? 100 billion? Hulihin na natin itong mga ito. Sobra pang may ibibigay sa ating bansa at hindi pa papasanin ng ating mga kababayan. Matutulungan pa natin ang ating local industries. Oo. Yes. Sir, sinusulong po ng pamahalaan yung mas magandang relasyon with China. Paano po nito maapektuhan yung ating manufacturing sector? Ang bagay na ito ay ito ha. Mas malaki ho ang ini-import natin, iniangkat galing China kaysa sa ini-export natin papuntang China. Pag ganito ang gagawin natin, kailangan bantayan natin ang gusto na hindi tayo maunse. Sapagkat in the guise of free flow of goods, no border economy, ay baka naman parang linegalize na natin ang smuggling papasok sa atin. Actually, under the China ASEAN Free Trade Agreement, starting January 1st this year, 2018, ang tarifa mula sa China ay bababa from the current 20% to 5% in most products. Pero hindi ho masyadong malaking epekto noon dahil kasi ang talagang epekto ng nawawala natin sa smuggling ay dahil kasi yung VAT. Ang mga smuggled goods ho, eh hindi ho nagbabayad ng VAT yan. Eh that is 12% already. Isipin niyo ho ang nalulugi sa ating gobyerno at natatalo ng ating industriya na legitimate players na nagbabayad ho lahat tayo ng VAT. Pero yung ating mga smugglers, kahit saan sila man galing, ay hindi na nagbabayad. Okay, George, magbabayad, pero ina-undervalue ang kanilang import ay yung export sa atin. FOB prices nila. So, maliit na ang babayaran nila. Example ka lang ha, yung nahuli namin, palm oil. Tinax nila, pumasok ang value ng palm oil na dineclare nung kalaban ko noon, 6 cents per kilo. Samantalang ako nag-import, $1.25 per kilo. So, 12% ko mas malaki kaysa 12% ng 6 cents. So, sasabihin na nagbayad naman ako ah. Pero mababa nga. Pero ang rason palagi, George, ha, Rich, ang rason palagi ng mga tiga-custom, yan parang stock answer nila. Eh, transaction value na tayo. Hindi nila alam na ang transaction value, mayroon pa rin paraan under world trade na questionin mo kung napakababa. There are 6 methods. So, yan ay magandang rason para makapalusot. Yun lang ang... Sir, speaking of smuggling, sa tingin niyo po ba yung Duterte administration ay masosolusyonan itong problema na to within his term? Mahirap magsalita ngayon. Kung sabihin kong hindi, paano sino ba naman akong magpipredict? Kung sabihin kong pwede, eh sino ako? Kaya ang dapat lang ngayon, but I can see the decisiveness of the president. So ang kailangan lang ngayon, magtulungan talaga. Yes. Which we are doing now. As a matter of fact, mayroon kaming ugnayan na at saka FBI at saka si Bato. Ini-expand namin ang laban ng sa illicit trade. At kasama yan sa mga illicit trade. Na pinag-uusapan namin. How can an ordinary citizen like me, sir, for example, help the government combat smuggling? Sasama ka doon sa ino-organize namin. Meron kaming linounce ang FBI, tinatawag nating fight it, fight illicit trade. Linounce namin sa Subic. Maraming umaten. Pati siguro yung nag-smuggle, umaten din. Kasi baka sabihin nila, pag hindi ako umaten, mamamarkahan ako. Oh. Ngayon, mga 400 ang nagpirma. Mga estudyante ito ha. So dito sa Maynila, gagawin natin itong February, George. Pag ginawa natin dito, there will be about 7 or 8 universities na sasama. Wow. Yun ngayon na mga estudyante, alba, criminology student, marketing student, nakakaalam sa mga kalakaran, yun ang gagawin nating mga tinatawag nating fight it warriors. Yun ngayon ang lalaban at yun ngayon ang magiging listening post natin sa buong bansa. Well, gagawin din na, gagawin natin sa Cebu, sa Davao, sa lahat yan. Well, we have to take a station break sa amin pong pagbabalik. Makakasama pa rin natin
si Federation of Philippine Industries Chairman, Dr. Jesus Lim Arranza.